umaga po sa lahat. Ngayon po ay masasakyan po natin ang 9th anniversary ng mag-asawa na Grace at Paul Machias. At amin na po pinatawagan ang si Grace Machias. Diyan ka lang sa pesto. Kasi nasasakop mo yung ano eh. Atin na po sisimula ng ating program. Ito na po ang mag-asawa. Ngayon po, tatawagin na po natin ang kanilang mga abay. Na pangungunahan po ng unang magiging performance. Videographer, ready? Ready, ito nga sabla. Videographer. Meron po, ano po to? Alright, tinatawagan ko po si... Ano ba pangalan? Novi. Bro, si Leslie? Novi? Si Leslie po. Utom na kami. Si Leslie, GM Papa. Oh, dito may abay po. Okay. Ayan po. Paris-paris. Paris-paris yun. Okay. Yan po. GM Papa and... Novi. Durang. Ayan po. Ayan na po ang kanilang unang mga abay. Oh my! Kaya pa lang! Wala! Akin naman pong tinatawagan ang pangalawang abay po, si Snoveline at GM Papa po. GM Papa, si Snoveline. Pili yung white carpet ha, white carpet sa iyo ngayon. It's time to shine, naka-red white carpet ka. Gagana! Ba, pwede! Thank you. Bye. Okay, meron pangatlong set. Mga kaibigan, tinatawagan ko po si Weather. Excited. At saka Sister Shindy. Alright, ready na kayo? Okay, ready na? 1, 2, 3, go! Hindi matatapos, hindi makukompletong performance na to. Kung wala yung pang DNA ng episode ayun po. Bro Ninyo! Heartbreaker! Si Tori! Yan na po yung pang DNA namin ngayon. Heartbreaker!
Siyempre, ang pinaka-main natin ng event po ngayon, ang pinagdiriwang po ng 9th year anniversary, Brother Pop and Sister Grace. Bago po natin simulan yung magandang mga usapin o kaya pag... Kasi may mga question kami para sa kanila. May magbibigay po ng short message po dito. Actually, ito po yung ano, yung search message to. Isa po sa pangdinan talaga namin to. Kaya malaki si Pastor. Pastor. Ay, meron po. House and lot yan. Hello po. Happy anniversary. House and lot po yan, Sister Chris. Mamaya may question, please, sumaya nila. Ayan po, siyempre po, pag nagsiselebrate po ng 9th year anniversary, sabi nga nila, pag mahal mo, patarpulin mo. Amen! At siyempre po, pero bayad na yan. Patarpulin ka, magpakain ka. Yun po. Siyempre, hindi ako naganda yan. At siyempre po, ang sabi is 9th year anniversary. So, 9 years na sila nagsasama mga kapatid sa inyo pong kalaman. 9 years na po. So, siyempre po, ang bawat isa, siyempre, ito na yung pagkakataon ni brother po, ilabas yung sama ng Lord. Amen! Ito na yung bro. Sabi ko na sa church. Sabi yung sinabi ko doon, silence. Yung pala yun? Sister Grace naman. Personal naman ang hindi pumunta na naghanda dito. Silence. Silence na talaga si Bro. Oh, so may nanalo na. Silence ang sa lahat ng... Oh, totoo nga naman sa lahat ng pagsasama, thank you for being my wife. Kasi yung pag minsan na naisip ko, I am really the one. Or, yun ang ano eh. So, kumabalik sa isip na, is she really the one? Siya ba talaga ang para sa akin? Pero, yun eh, bumabalik sa akin is, I am really the one. Ako ba talaga ang one para sa kanya? So, in that ano is nadidevelop naman talaga ang pagmamahal. Hindi porque inasawa ko ito mahal na mahal, pero in the process pala nadidevelop. Habang na-ano mo siya is the more mo siyang minamahal. Yes. There will be a time na parang ano mawalan ng ano yung mawalan ng gana kasi sa mga attitudes niya. Pero binalik mo yung unang niyong pagmamahal, yung unang mo feeling kung that time na nagmahal kayo, parang parang napaparish ba? Yun pala ang pagmamahal, yun ang God's love. Yeah. Salamat. Salamat sa tapos na ba or Sister Grace pa? Sister Grace pa. Baka meron pa kasi. Diet ka muna, bro, si Paul, konti na lang. Diet ka muna. Sister Grace. Isa pa kita ko sa pagbabago na Mrs. Gastadora siya noon. Naka-video po to. Naka-video po to. Dagdagan ko lang po yung sinabi ni brother po na sabi niya, nag-ano siya kung siya number one. Tingin ko siya ni number one kasi 1 year na lang, 10 years na eh. Amen! Para sa mga bro, bibihira makaabot ng ganyang years na magkasama kayo. Kasi ako, naalala ko ng ganun nung 10 years. Nagduda ako eh, mga kapatid. Sabi ko, irinin nyo pa ba yung kontrata ng pagmamahala namin? Parang duda na ako eh, kasi 10 years parang tama na siguro nang hirap na sa buka. Sige, siyempre, hindi matapos yan noong message sa mga puti and sister gay sa kanya. Sabi ko na rin doon sa city. Yun! Copy paste mo. Ang hard lot ko lang alam eh. Ayan, meron akong hindi na
nasabi kanina doon na wala, nasipag na. Totoo yung sinabi niya na dyan, silence, na tama nga na ba, tama nga ba naman? Kasi kung yung isang, yung asawa ay ano na, nagagalit na, okay, tumata, ma, iba na yung iba na yung timpla, huwag mong sabayan bilang isang partner, isang asawa. Huwag mong sabayan, tumahimik ka na lang at huhu pa rin yan. Kasi kung sasabayan mo, wala na, baka mamaya pati yung mga plato silipalan na. So, ayun, maraming salamat sa aking asawa. Thank you Lord for giving me Paul. Kahit minsan, yung ano, hindi man siya ganun karomantiko, pero sapat siya sa amen. Sapat siya sa pagmamahal na kailangan ko. And of course, maraming salamat sa inyo mga kapatiran na hindi lang kami yung nagpre-pray, pero pinag-pre-pray niyo rin po. Amen. Thank you Lord. Kakain na. Yun sa mga po talaga, kapatid, kasi ano po, na experience ko, i-share ko lang din po. Na kapag ka ang babae nag-alburuto, huwag yun ang sabayan. Kasi sasabog talaga kayo. Sa kamuna sa lahat, pag ka ang babae nagtatatalak, mag-silence ka na lang. Kasi wala kang panalo dyan. Siyempre, bago po ang lahat, nabigay na po yung mess ng bawat isa. Siyempre, hindi makukompleto yan kung walang kainan. Mamaya ka. Hahaha.